So, ano, tayo ay tauspusong hindi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, ganun din sa kanilang mga kaibigan, dahil doon sa sabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video sa iba't ibang social media platform. Nag-sorry na ang Quezon City Police District o QCPD sa publiko dahil sa kapalpakan ng dalawang pulis kaugnay ng pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Matapos mag-demand ang pamilya ng veteran actor sa pangunguna ni Jano Gibbs, ng public apology sa Philippine National Police o PNP ay agad nag-issue ng official statement ang QCPD. Partikular na tinukoy ni Jano ang mga sablay na ginawa ng mga responding pulis sa kanilang bahay hanggang sa presinto at ang pag-upload ng video ni Ronaldo sa social media. Ang naturang video ay sinasabing kuha ng isang pulis na unang dumating sa bahay ni Jano noong December 17, 2023, at nakapasok sa kwarto ng yumaong aktor kung saan siya natagpo ang duguan at agaw buhay. Ayon kasi sa salaysay ni Jano, buhay pa ang ama nang madiskubre nila ito ng kanilang driver sa loob ng kwarto at ilang sandali pa ang lumipas bago nadala sa ospital. Mismong si QCPD Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang humingi ng kapatawaran kay Jano, pati na sa pamilya at mga kaibigan ng namayapang aktor. Tayo ay taos-pusong humihingi ng paumanhin sa lahat ng pamilya ng Gibbs, gayon din sa kanilang mga kaibigan dahil sasabihin na natin na sakit na naidulot noong paglabas ng video sa iba't ibang social media platforms kung saan involved ang isang pulis sa pagkuha ng video, ang mensahe ni Maranan sa panayam ng GMA7. Aniya, pagkatapos ng press con ni Jano noong Lunes, January 15, kaugnay nga sa pagkamatay ng ama nito ay nagkausap ang dalawa sa telepono. Doon ay naipahatid ko personally yung aming paghingi ng paumanhin, ani Maranan. Ibinalita rin niya na na-dismiss na sa kanilang mga pwesto ang mga involved na pulis kasabay ng pagsasampa ng administrative charges sa mga ito, kabilang na ang neglect of duty, grave irregularity in the performance of duty, at grave misconduct. Bukod dito, naglabas din ng opisyal na pahayag ang pamunuan ng QCPD. The QCPD extends its sincere apologies to the Gibbs family regarding the recent incident where a member of our police force inappropriately took a video of the late Mr. Ronaldo Valdez. We acknowledge the gravity of this lapse in judgment of some of our personnel, and we deeply regret any distress this may have caused. Rest assured that swift and decisive action is being undertaken. The involved personnel will face appropriate administrative charges for their actions. We want to emphasize that this behavior is not reflective of the values we uphold in QCPD. We assure you that such incidents will not be tolerated, and we are implementing stricter measures to prevent their recurrence. Bukod dito, pananagutin din sa batas ang apat na sibilyan na siyang nag-upload ng maselang video ni Ronaldo sa social media. We were able to identify more or less apat na sibilyan na sila ang unang nag-upload sa social media ng video. Mayroon na tayong identification. We are ready to file the criminal case. We are just waiting for the family of Gibbs to file a complaint, paniniguro ni Maranan sa naturang panayam.